Yo mga kamao, bound for bound, sports nga pala. Yordenis Ugas galit na galit sa WBA. Jerwin Ancajas malapit na agad sa 100% ang kondisyon para sa nilulutong laban. Ngunit bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more bound for bound sports. So yun nga mga kamao, maganda ang pinakikita ng current IBF Superflyweight Champion na si Jerwin Pretty Boy Ancajas base sa mga videos ng kanyang mga trainings at sparrings. May napipisil na laban para dito na bagamat wala pang konkretong desisyon kung maikakasana ang laban kay Kazuto Ioka ng Japan na hawak naman ang WBO Superflyweight title. Gaya ng pagkakasabi na magandang pinakikita ni Ancajas sa kanyang mga pag-iinsayo at ang kondisyon ng katawan nito, maging ang sparring sessions na kung saan maganda ang opensa at depensang ipinamamalas, at nakuha pang pabagsakin ang kasparing na pinakita via Joven Sports YouTube channel. Patuloy naman ang negosasyon para sa isang unification fight na wala pa ding fight venue sa nasabing maaring laban, ngunit kahit idaos pa ito sa Japan na posibleng may pondo para sa nasabing laban ay hindi tatanggihan ang kampo ni Ancajas. Sa kabilang balita naman mga kamao, Yordenis Ugas galit na galit sa WBA dahil feeling nito ay dinidiscriminate siya at binabastos dahil tingin niya na sa lahat na naging super champion ng WBA ay tanging siya lang ang inutusan bilang mandatory order dahil sa ibinaba ng WBA na 4-man box off at kailangan niyang harapin si Eimantas Stanionis sa susunod na 119 days na kung saan kailangan niya depensa ni Ugas ang kanyang titulo. Habang ang WBA regular champion naman na si Jamal James ay inutusan labanan naman si Rajshab Butaeb sa buwan ng Nobyembre. At ang mga mananalo sa nasabing mga laban ay sila naman ang maghaharap para sa WBA welterweight super champion na gaganapin naman sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Patuloy ang pag-post ni Ugas ng rant nito sa kanyang Instagram at Twitter account, na isa doon ay ang post na ito na kung saan ay sinabi ng WBA Super Champion na isang pambabastos na pagtrato ng WBA sa kanilang kampyon. Ibinida ni Ugas na tinalo daw nitong isang legend at nanalo din umano laban sa kasalukuyang WBA welterweight regular champion na si Jamal James. At bakit daw hindi isang unification fight ang ibigay sa kanya, gaya ng pangarap ng lahat ng boksingero na hindi lang laging depensa kundi isang unification fight at eventually isang undisputed match naman. Gaya ng post nito sa kanyang social media account na ipaglalaban daw ng kanyang kampo ang kanilang hinaing at harapin ang may hawak ng WBC at IBF welterweight titles na si Errol Spence Jr. na naudlot nga dahil sa Pacquiao vs Spence na siya din namang naudlot at siya pa rin na nakaharap ni Pacquiao bilang number 1 mandatory challenger nito. Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli at ito ang Pound for Pound Sports.